Pandagdag ng baon sa eskwela ang hangad ni Gracie May Baldovino na papasok bilang grade 10 high school student ngayong pasukan. Kaya't hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng qualifying exam upang magbakasakali na mapabilang sa scholarship program ng Pamahalaang Bayan ng Talavera. Para po may pangtulong sa magulang, di na po sila gumastos ng sobrang dami. Gusto niya matulungan ang magulang na isang OFW. Mababawasan po yung gastos nila. Pwede ko na pong anuhan niyo sa sarili ko. Ako na po yung gumastos. Sa mga pambaon po, ganun po. Isa lamang si Gracie May sa 1,500 estudyante ng sekundarya na sumalang sa pagsusulit upang makakuha ng tulong pinansyal sa ilalim ng scholarship program ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Nimpa San Pedro, isa sa coordinator, ang programa pang-edukasyon ng Pamahalaang Bayan ay sinimulan noong pantaon 2005 ni former mayor at administrator Nerito Santos na ipinagpapatuloy ngayon ng kanyang anak na si Mayor Nerevi Santos Martinez. Year 2005, sa pamumuno noon ng dating mayor na ngayon administrador namin, Mayor Nerito L. Santos, at ipinagpatuloy ng third-termer na Mayor Nery B. S. Martinez sa dahilang marami ang mga deserving students na less fortunate na natutulungan ng programang ito. Bukod sa high school, ay nagbibigay din sila ng educational assistance sa mga estudyante ng kolehiyo at special education o SPED. Base sa tala ng Talavera, 1,005 na high school students, 155 na college students, at 100 na SPED students ang natulungan ng programa noong nakaraang school year. Ang bawat scholar ng high school ay nakatatanggap ng 1,000 piso, habang 2,500 naman sa mga scholar ng kolehiyo at SPED. Sa mga examiner, sana yung masagot nila ng maayos yung kanilang mga exam at pagka sila yung talagang naging scholar na mag-aral silang mabuti para yung 85 na grades nila, anitag dito yung sa average dun sa grades nila, makuha pa rin nila. Inaasahan na sa buwan ng Hulyo lalabas ang resulta ng eksaminasyon. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.